Watch this. In the house of the righteous is much treasure, but the income of the wicked brings trouble. Proverbs 15 verse 6. Magandang buhay sa lahat. Welcome back, brothers and sisters, in Treasure Hunting sa ating channel para sa ilang minuto na pag-decode ng mga treasure markers. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. And of course, sa aking avid followers, shoutout muna. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo kina Peps, Gilmar, Diego Gabrines, Liu Laom, Bonifacio Manuel, LJB Misor. Shoutout din kay Raul Trangia, Tating Naliman Salay, Julieta Tabuclaon, Elvin Famaran, Robert Cabunilas, Hyacinth Ophemia, George Tapurpo, Aquilino Alok, Nelson Tagapia, and also shout out kina Maridel De Castro, Ruel Macario, Roger Hinon, Francisco Balungoy, Bangus Sylvester, and lastly shout out kina Danny Flores, Raynon Ortiz, Vergel Iscabarte, at kay Eric De Vena Gracia. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyo lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Maraming salamat. Alright, magandang buhay mga katiyats. Ito yung picture na padala sa akin ng ating katiyats sa aking FB page, ang The Treasure Hunters in the Philippines. At ang aking Facebook ay Omamori. Kung gusto niyo magpadala, pwede doon sa dalawa. Okay, ang marker na ito ay big boulder. Malaki siya. At ang hugis niya ay merong kahawig to sa palaka na mataba, mabilog, busog na busog ang kanyang tiyan. Ito yung kanyang tiyan. Ating tingnan sa side view, ayan, meron siyang mata. Ito yung kanyang ulo. Okay, at yung parang number 8 ay nasa likod niya, nagaganyan yun. At may guhit pa pala, nagaganyan. Kaya napakaganda na marker ito mga katiyats. Doble ito, nandyan pa yung number 8 sa kanyang likod at hugis palaka pa siya. Okay, ang una dito na kahulugan nito ay dahil sa busog na busog siya. Ito, napakalaki ng tiyan niya. Wala na siyang paa. So hindi na siya maglakad. Siya ay sabihin natin na mangingitlog na ang palaka na yan. So, ibig sabihin, merong laman ang kanyang tiyan. Okay? Ano naman ang laman? Ang laman ng tiyan ng palaka, nagsimbolo yan ng merong treasure inside. Merong laman ang bato dito sa kanyang loob. Kaya itong una nating analysis. Pero bago natin yan, itong basagin ang bato na yan. Kung meron kayong barena ay huwag nyo lang basagin, barenahin nyo na lang ang tiyan yan. Kasi pag tamaan naman ng gold bars ng barena ay didikit doon sa drill bit ang mga kulay dilaw na grano. At ang drill bits ay may iksi lang yan, nasa 8 ano lang yan, 8 inches ang mga drill bits ng barena. Kaya ang gawin nyo ay padugtungan nyo ng 1 foot ang drill bit, ipawelding nyo para meron kayong pang barena. At pwedeng manual na barena lang ang gamitin nyo kasi walang kuryente sa bundok. Pero kung meron kayong barena na di battery, meron namang ganyan na barena ngayon na may battery na siya, ay pwede nyo ang gamitin. Kaya barinahin nyo lang ito ang palibot ng tiyan niya, pati ang likod kung saan ito naparte, parang nakaumbok siya. Ito rin gilid. Okay, pag meron namang tatamaan ng drill bit na gold bars ay malambot naman ang gold at didikit ang mga particles ng gold doon sa drill bit kapag natamaan. Ngayon, punta na tayo sa pangalawa. Pangalawang paraan sa paghanap. Ito na yung technical na paraan. Okay, merong dalawa dito na
paraan mga ka-TH, nahulaan nyo ba ang iniisip ko? Of course, alam ko nahulaan nyo ang iniisip ko. Okay, dito muna tayo sa hindi common na pag-analyze nito. Ito, ano bang kahulugan ng islanting na likod ng mga big boulder na hugis palaga? Ayan. Or kahit hugis ibon or hugis reptilia. Okay, ang kunin ay ang islant ng likod niya. Okay, at kung saan yan tatama sa ground, example nandito ang ground, at dito siya tumama, yan ang digging spot. Mayroon akong kakilala na isang matandang treasure hunter ay nakakuha ng giveaway sa puwitan ng hugis ibon na katulad niyan. Ang sinunod niya ay itong anggulo sa likuran. At mababaw lang yan, 2 or 3 meters kapag mga nasa puwitan. Okay, so wala na tayong iba pang puntahan. Yan na lang kung saan tatama ang anggulo ng likuran ng palaka. So ito yan. Ito yung angle ng kanyang likod. So dito tayo nakukay. So yan ang ating numero 1 na paraan. Ngayon ang pangalawa ay ito na yung very common and classic. Okay, ang kanyang mukha ay ayan. Merong parang ilong. At yan naman ang ating sundan. Okay, nasa harapan. Mga katiyat. So, harapan. Ito, treasure. Kung saan nakapoint ang kanyang ilong. So, yan. Estimate ko, nasa 1 meter lang yan. Galing sa harapan ay... Galing sa kanyang ilong ay yan ay 1 meter lang. Sa palagay ko. At test dig tayo dito, 2 meters deep. At kapag mayroong magandang mga bagay sa 2 meters deep, ay magpatuloy na kayo hanggang 4 meters. Okay, yung likuran lang ang mababaw kasi binasi ko yun sa nakuha ng nakilala kong matanda na treasure hunter. Mababaw lang daw. Kung nakuha niya ay isang garapon na diamonds. Okay, so pangalawa nito ay kunin natin ang distansya ng mata. Okay, so ang mata ay ito. Ang bilog na yan ay nagsasabi na there is a treasure. At ang treasure ay dahil sa bilog siya ay 5 meters away from the big rock. So 5 meters dito yan. So 5 meters away from the big rock. Ayan, so 5 meters ito. Dito tayo magukay. 5 meters away galing sa ilong or mukha nitong pataba na palaka. So all in all, meron lang tatlong hukay ang nagawa natin. Lahat yan test dig. At kung saan man sa tatlong yan ang merong positive signs underground na nakita nyo. Ang mga positive signs na yan ay katulad ng mga bato na kinurte sa 2 meters deep or pwedeng mga basag na plato, butilya at mga kahoy na pinutol-putol or ini-engrave. Okay, so meron lang tayong tatlo. So giveaway kasi ito kasi matipid siya ng ayan. So, konting pawis lang ang mauubos natin dyan, mga katiyats. Ito yung front niya. At yung muna ito tingnan para mas makuhaan natin ng idea. So, ito nga yung likod niya. Mayroong nakamarka dyan na ito. Parang the Buddha sign yan, nagaganyan. So, yan ang likod ng palaka. So, dito siya nakaharap. Kaya meron tayong dalawang hukay under sa kanyang ilong. At pangalawa ay 5 meters distance galing sa bato.
At yung una naman ay doon sa likod sa puwitan. At kung napansin niyo mga katiyats, yung sinabi ko kanina na barinahin niyo, ito napakataba talaga niyan. Busog na busog ang kanyang tiyan. So dyan nyo yan barinahin dito. Okay. Yan ang paraan para hindi masyadong brutal ang ating pag-treasure hunt. Hindi tayo nagbabasag palagi. Kaya kung meron kayong time mga katigats, pangdagdag sa inyong tools sa treasure hunting ay ang barena na manual. Yung kamay lamang ang ginagamit. Katulad nung barena noong mga panahon pa ng 1950s, yung mga panday noon ay manual lamang ang kanilang barena. At magpagawa kayo ng drill bit na mahaba para mabarinan yung mga bato sa mundok at hindi na kayo magbabasag pa. Kasi kung babasagin nyo, maririnig kayo ng mga tao sa unahan. Lalo na kapag nag-ninja lamang kayo, ay kailangan nyo ng mga barena kung ninja moves ang gawin niyo. Okay mga katiyat, so yan na nga aking pag-analyze sa inyong treasure marker, ang matabang palaka na napakalaging bato na yan. Ako'y magpaalam na, I'll see you on my next video. Ingat kayong lahat.